pinagmulan o sa ating administrasyon ay tayo po ay nagsimula na rin po mag-reach out regularly. Magandang araw po mga kabarangay! So welcome to this week's episode of Kapitan's Report and our COVID-19 updates. So alam po natin, ito pong ating COVID-19 updates is aired through our FB page, no? Ang Barangay San Antonio Pasig Web TV, as well as yung other official Facebook pages po natin. It's also aired in our official YouTube channel, no? So please do watch our weekly reports nang ma-update naman po tayo, no? Malaman natin ano mga kaganapan dito po sa ating komunidad, ano po ang ginagawa ng inyong barangay. At para kumbaga maiwasan din natin yung mga hindi namin alam yun na, 'di ba? Or hindi namin nakuha yung announcement, no? So this is our way, no, to be proactive in terms of giving information sa ating mga kabarangay. So, kamusta po tayo? How is everyone? How are we adapting to the new normal? May mga naririnig na rin akong feedbacks na kahit papano, parang nakakasanayan na rin, di ba? And somehow, life is going on na. Kumbaga, tuloy-tuloy na siya. Nakakapaghanap buhay na rin tayo. Of course, yung mga limitations, yan, health protocols, kailangan natin gawin yan. Eh. Kailangan natin sundin, no, para sa ating kaligtasan. So ano ba mga kaganapan dito po sa barangay nitong mga nakaraang araw? So nung September 10, no, nag-participate ang Barangay San Antonio sa nationwide simultaneous earthquake drill. No? So ito po ay hinikayat, no, ng NDRRMC na para ma-practice pa rin natin yung earthquake drill, no? This is malaki ang pinagkaiba nito sa ating conventional na mga earthquake drills dahil walang naging evacuation, walang naging pagtitipon dahil bawal nga eh, 'di ba? And yung information dissemination online. Yan yung talagang pinush sa mga LGUs lalo na, no? So dito po sa Barangay San Antonio, sa aming opisina, sa hudyat na alas dos ng hapon, no, nag-duck cover and hold kami. Ayan, makikita nyo, ako mismo, di ba, nagpunta pa ako sa ilalim ng lamesa, di ba? And of course, we documented everything lang. And in that way, kumbaga, nakapag-participate na tayo and we were able to observe yung earthquake drill, no, na gawa natin. So, ang aming panawagan, of course, sa ating mga private institutions, learning institutions, no, let's maging handa pa rin tayo, no, hindi ko mo may pandemya, nalimutan na natin yung mga ibang mga natural calamities or maaring maging mga disaster na dumating sa ating bansa, sa ating komunidad. So kami patuloy rin po ang aming paghihikayat miski sa mga buildings dito sa ating area na kahit na wala ho tayong physical talaga na nagagawang evacuation, ay kahit papaano, no, observe pa rin natin. At kumbaga yung ating disaster preparedness, di ba, nandiyan pa rin. Okay, so ito rin, yung ating laban kontra illegal na droga, tuloy-tuloy pa rin po yan, no? Walang pandemya dyan, no? Aminin natin, medyo na-divert lang ang attention ng ating kapulisan nung umpisa ng pandemic. Pero again, warning rin to. Sa mga may kalokohan dyan, no, tumigil-tigil na kayo, no, at baka may matsyempohan namin kayo. And true enough, no, may natsyempohan nga kami. Shabu ang huli dito, shabu, no. Yan, meron din siyang investigasyon na ginagawa, no, sa kanya dahil syempre, inaalam ko kung sino ang mga binebentahan niya lalo dito sa ating komunidad, no? So kung medyo nararamdaman mo na merong kong connection dito sa taong to, tumigil ka na, di ba? Di ba? Alam niyo naman kung sino tinutukoy ko, at siguro kung nanonood ka nito, alam mo rin na kung tinatamaan kayo, no? So again,
No, itigil nyo na yan, ang laban. Itong laban namin sa illegal na droga ay tuloy-tuloy pa rin. So salamat din sa ating security force, no, sa ating Philippine National Police. At hindi natin tatantanan itong mga masasamang elementong ito. Okay, kamakailan binisita rin po ako ng PSA, no, or ng Philippine Statistics Authority. So ito yung dating NSO, no? NSO to dati, 'di ba, no? And mag-a-update na sila ng ating census, no, ng ating households, mga individuals. So please, no, let's accommodate them, no, as much as possible. Of course, following safety protocols pa rin. Pero ang aking panawagan po sa aking mga kabarangay, mag-cooperate po tayo sa census, no? Very important po ito. Sa ating komunidad, the census or the population count will also help sa pagtaas ng income ng ating barangay, no? Because of the internal revenue allotment. Ngayon, pagdating naman po sa data gathering, no? Kung dati, nagtataka tayo bakit yung distribution ng SAP, kulang-kulang ang mga tao, 'di ba? Hindi alam na nandito kami, nakatira. Natural, 'di ba? Hindi mo pwedeng hulaan ng gobyerno kung nasaan po kayo. And yung census or data gathering, no, is a way para malaman nila kung sino-sino ang mga permanent residents or mga residents, no, na nandito sa ating komunidad, no? That way, yung mga services na ihahatid ng maigi, yung mga talaga nangangailangan, matutukoy po natin. Dati kasi pag may nagse-census, ako ayaw namin data privacy, 'di ba? O di kaya ayoko sabihin yung tunay kong kinikita, baka mamaya ma-BIR ako. Eh pag ganun ho tayo, sa oras po ng mga kalamidad, pandemya, wag rin ho natin asahan na malalaman din o matutuntun tayo ng gobyerno kung nasaan po tayo. Kaya ito pong census, no, tumiming lamang po ito na they're intensifying again yung kanilang data gathering. No, siguro napansin na rin natin na maraming ang mga flaws, no, itong yung pagdi-distribute ng ayuda, cash assistance, no. And believe me, ito pong census na to is a tool, no, para po sa amin sa local government para po mas maihatid namin ang mas efficient, no, na serbisyo para po sa ating mga kabarangay. So asahan niyo po ang coordination ng PSA, no? For sure, they will be assisted naman by personnel of the barangay, no? So yung kung may trust issues ho tayo na baka mamaya mga masasamang elemento ito, don't worry po, no? And magkakaroon din naman po sila ng endorsement din mula po sa aming tanggapan para po ma-validate natin na talagang itong mga PSA employees na pupunta po sa inyong mga tahanan are yung tunay, no, legit. Ika nga. Okay, so ang ating lungsod, no, Pasig, part ng NCR, is still under GCQ or General Community Quarantine until the end of this month. No, so ingat, tulad ng mga sinabi ko po nakaraang linggo, no, isang buuan na tong natin. Isang buong buwan na tong GCQ, and of course we don't know yet ano pa ang what's there for us in the month of October. Pero I guess nasasanay na po tayo, no, sa mga rules and regulations, sa mga protocols. Ipagpatuloy lang po natin yan. Dahil nga po yan ang ating magiging mga sandata, no, para hindi na rin tumaas pa ang bilang ng COVID. I mean, not for anything, talaga naman nadadagdagan ang bilang, no, sa mga komunidad, no, because of the accessibility of testing. Pero what's important is, madagdagan man tayo ng bilang, nadadagdagan din tayo ng mga nagre-recover, no? And it's, again, it's one way of seeing na nafa-flatten yung curve, di ba? Okay, which brings me doon sa national advocacy campaign ng ating ng DOH at ng DILG. So, Barangay San Antonio recently supported the Bida ang May Disiplina National Advocacy Campaign. So, ito pong Bida ang Disiplina Campaign is basically, paghihikayat lamang sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay, na disiplina talaga ang magiging sandata natin, no? Pagsunod, 'di ba? Yung kung susundan natin ang mga panuntunan, 'wag yung hilaw, 'di ba? Sundin na natin ng buo, 'di ba? So
Of course, nag-pledge kami ng commitment, no? It was done virtually, no? Meron ding personal na may mga physical appearance, pero ang inyo pong lingkod ay umattend po dito po sa launching ng campaign na to and ng pledge of commitment via Zoom. So, ang aking panawagan po sa ating mga kabarangay, no? Disiplina muna, no? 'Yun ang ating pairalin. At again, personal vigilance pa rin ang ating kailangan para talunin po natin ang COVID-19. And speaking of disiplina, no, kamakailan binalita po, no, inanunsyo na ang mga sementeryo po sa National Capital Region ay isasara, no, itong undas, no. So again, siguro kasi nga alam natin na ang disiplina medyo hindi natin siguro sa iba hindi masyadong present ang disiplina, kaya na nagpa siya ang mga mayors na sige, isara na muna natin ang mga sementeryo nitong darating na undas, no, dahil nga yung crowd control. Ang mga Pilipino ayaw rin magpaawat, eh, 'di ba? So yung social distancing. So isasara muna 'yan, no. So siguro ang aking mapapayo po sa inyo, 'di ba? Doon sa mga regular na bumibisita sa kanilang mga mahal sa buhay, no, nasa sa mga sementeryo. I'm sure hindi kayo apektado masyado dito kasi talaga regular niyo silang napapasyalan. Pero yung mga iba ho nating kababayan, mga kabarangay na nakakapasyal lang talaga tuwing undas, agahan nyo na ang pagpasyal, di ba? Puntahan nyo na po at bisitahin ang inyong mga mahal sa buhay na nasa mga sementeryo, no? Yun nga, I mean, petsa lang naman yun, eh. Date lang yan, eh, yung November 1, November 2. Pero yung ating kagustuhan naman na bisitahin ng madalas, no, ang ating mga mahal sa buhay, free will naman natin yun, eh, di ba? We can always do that regardless kung undas man o hindi. Pero sa ang aking doon sa mga kababayan naman natin na talagang yun lang yung kanilang free time, siguro ischedule nyo na ngayon na mas maaga ay mapasyalan nyo na sila, makapag-alay kayo ng bulaklak, di ba? Say a little prayer, di ba? That way, kahit hindi man mismo araw ng undas, ay ma-observe natin ang undas pa rin. Kasama ang ating mga mahal sa buhay. So, ang aking pagpapasalamat, no, ang spirit of bayanihan, no, dito po sa Barangay San Antonio, nakakatuwa, no, tuloy-tuloy pa rin, and kami nagpapasalamat sa iba't ibang mga donasyon na aming tinanggap itong nakaraang linggo, no. So, unang-una, of course, maraming salamat sa 11 FTC Enterprises Incorporated na nag-donate sa atin ng disinfection booth, no. So yung disinfection booth natin, no, ito po kumpleto na po, may foot bath, mayroon na rin siyang pang temperature check, mayroon na rin siyang automated na dispenser ng hand sanitizer. So nakakatuwa po, in fact, itong owner po nung kumpanyang ito ay kabarangay natin. So we're very thankful na napili nila ang ating barangay para makapag-donate or i-share ang kanilang blessings. And ang ating mga kabarangay din po sa The Alexandra Condominium, maraming salamat po sa inyong mga donations na acrylic barriers, no. So itong mga acrylic barriers natin na ay gagamitin ng ating mga gaiters, no, yung mga nag-check ng temperature sa ating mga pedestrian walkways para sa karagdagang protection. So we're very grateful, no, at again, nagtitiwala po kayo sa ating barangay para po maibahagi itong mga donasyon po na ito. Of course, mga taga Pasig kami Association na nag-donate po ng mga vitamins para po sa mga bata, no. So naipamigay na po namin kaagad ito. Limited quantity po ito, no. So hindi po namin talaga mabibigyan lahat, pero as much as possible ay ibinahagi na po namin. And of course, last but not the least, ang Lakbayani Philippines. So maraming salamat sa Lakbayani Philippines na naghandog ng mga gift items, no. Itong mga gift items na to ay meron din mga inspirational letters silang nilagay kasi ito po ay para sa mga frontliners at gayon din sa mga COVID-19 positive patients na nasa quarantine facility. So kaagad naman po natin itong pinadala sa Rizal High School, no, which is one of our quarantine facilities here in the city of Pasig, at na-turn over naman po natin itong mga gift items na ito. So muli, maraming salamat
sa ating mga benefactors, no, sa ating mga donors, no. Ma-share ko lang po, no, na kwento nung isang donor, natanong ko, no, maraming salamat, sabi ko nga, at napipili niyo ang barangay kasi ang ating barangay na parang pag-donatean, no. Minsan nakakarinig din po ako sa ng feedback. Sabi nila na parang ay ang San Antonio hindi kailangan, pwede nang hindi nabigyan yan kasi may resources naman yan. Pero syempre nung tinanong ko, buti napipili nyo pa rin kami. Syempre sabi nung donor na isa, ang kagandahan kasi pag sa Barangay San Antonio, very transparent kayo, no? And merong integridad ang inyong barangay. So nalalaman namin na pag meron kaming dinonate sa inyo, alam namin makakarating doon sa talagang yung nangangailangan. Ngayon, kung kahit financial assistance man yan or financial donation, alam namin na gagamitin niyo po ito sa wasto. So we're very thankful na yung image, no, ng ating barangay ay napakaganda, no, sa paningin ng ibang mga tumutulong po sa atin. And at least yung integridad, no, intact yan, no. We're very transparent also. We post everything on Facebook, no, and siguro alam nila, no, dito sa San Antonio hindi kami pumipitik dito, 'di ba? Walang pitik-pitik dito. At galit din ho ako diyan sa ganyan, sa mga cut-cut na ganyan. So again, maraming salamat, at sana sa mga donors natin, wag ho kayong madadala sa amin. At asahan nyo, makakarating 'yan sa ating mga kabarangay na talagang nangangailangan. So, mapunta na po tayo sa ating updated numbers and figures patungkol po sa COVID-19. So, as of September 16, 3 p.m. Okay, ang positive cases na po ng Barangay San Antonio is 182. Okay, 182. So, talagang tumataas po, nadadagdagan po. Hindi na ho natin mapipigilan yan, no? But ang importante, no, ang recoveries po natin ngayon is 150, no? So 125 recoveries last week, ngayon 150, so additional 25 recoveries. So napakaganda naman po, and it shows na very manageable, no, yung mga cases, no, dito sa ating barangay. We still have 4 deaths and we have 28 active cases. So again, yun, hindi masyadong significant yung bilang naman ng ating mga active cases. And we're very happy, no, kung ratio lamang ng active cases sa ating population, maliit po na porsyento. Kaya to give you an idea, dito sa ating mga 28 active cases, 23 are on home quarantine. Okay? And 5 are in quarantine facilities. At wala ho tayong admissions, no? Wala ho nasa ospital. So again, it's a good sign, no, na tayo po ay the cases that we have in our community is very manageable, at halos certain, no, yung paggaling o pag-recover ng ating mga kabarangay. So pagdating naman po sa barangay employees, no, so far we have logged in 11 positive cases sa ating barangay employees, 9 recoveries, and 2 na lamang po ang ating active cases. Actually, yung dalawa nating active cases, nag-aantay na lang po sila ng kanilang results, no, ng kanilang retesting, no. Yung isa na retest na, and then yung isa for schedule na siya for retesting. But both of them, no, walang obvious symptoms, and very asymptomatic po sila. Okay. So base po sa ating mga numbers and cases na nadagdag, no. So ma-share lang po namin ano na naman ang common transmissions, no. Bakit nagkakaroon pa rin ng COVID, 'di ba? So unang-una na reason, no, or common transmission areas are workplace, number 1. Number 2, public place. Number 3, public transportation. And last but not the least, close contact with a positive case. So mga kabarangay, no, again, it's inevitable, basta't lumalabas ka ng iyong tahanan, tiyak or malaki ang chance na tayo ay magkaka-COVID. Kahit po ako, no, 'di ba, sinasabi ko nga, tuwing lalabas ako ng bahay, alam ko makikipagsapalaran ako sa araw na 'to. So don't let your guard down, 'di ba? What's important is kung magkaka-COVID man tayo,
Okay, number one, asymptomatic tayo. No, sana, yun na lang panalangin natin. Kaya palakasin natin ang ating immune system. Number two, social distancing. Sana hindi na tayo makahawa kung meron man tayo. No? Kung meron man tayo. Diba? And what's most important, no, is yung paggaling natin. No? Diba? Yung recoveries. No? Yun ang importante. Hindi na tayo kailangan tubuhan, kumbaga intubation, hindi na kailangan ng ganyan. Basta importante yung naturally, within that 14-day quarantine period, alam po natin ay gagaling tayo. So, yun lamang po mga kabarangay. Ang akin lamang po is personal vigilance and disiplina. Yun pa rin ang ating magiging sandata dito po sa ating mga common na transmission areas ito. Actually, hindi naman po namin hinulaan ito. Ito po ay dahil sa aming pag-i-interview, contact tracing dun sa mga nag-positive, no? And itong mga nag-positive, kilala nila nalaman. Yan, sinasabi ko na yan in the past. Because of testing, very accessible na, no? Sa work nila, it's regularly done, di ba? May mga ibang opisina, konting sipon pa lang, okay, kung gusto na nung ano, swab na natin kaagad. Magkaalaman na kaagad, di ba? So, yun ang akin, diba? Pwede namang hindi tayo mag-test, di ba? Dahil wala naman tayong nararamdaman, pero hindi natin alam, nakakahawa na tayo. Lalo na if hindi tayo sumusunod sa social distancing. So again, no, mga kabarangay, important things to remember. Paulit-ulit kong sasabihin ito, no, at hindi ako magsasawa. Okay, number one, wear a face mask properly. No? Okay, nakakatuwa naman. I mean, most of us, nagsusuot na talaga ng face mask. Okay. Yung iba talagang siguro nakakalimot lang, pero sabi ko nga magpaalalahanan na tayo, no? Let's remind each other nicely pag meron man tayong nakikita na ating mga kababayan na medyo nakakalimot, no? Okay, wear your face shield in enclosed public areas, no? Again, so yung face shield na yan, no? Ordinance na yan sa Pasig. So, yung pagsakay natin ng public transportation, pupunta tayo sa mga malls, sa mga tindahan. So, basta dala nyo lang yan lagi. No? Mura na nga lang. Ngayon, ang nagbebenta na lang, 10 piso na lang yata sa iba eh. Or 15 pesos. No? So, very affordable na siya. No? Mas mura pa siya sa load. Sa load na nilalagay natin para sa ating mga anli-anli. So again, I encourage everyone, no, just bring your face shield with you and use it pagpasok nyo sa mga public enclosed public spaces, okay? Hand hygiene, no, wash your hands frequently. Yan, very important, no, siguro lahat naman tayo ngayon very conscious na dito, nakakatuwa, no, lahat talaga ngayon nakikita ko naman na yan, may kanya-kanya silang dalang mga alcohol. Pag nakakita sila ng alcohol dispenser, naglilinis na ng kanilang kamay, no? Dati dinadaan-daanan lang yan eh nung bago yung COVID, di ba? Meron naman mga alcohol dispenser nung araw eh, kaso hindi pinapansin, no? Pero ngayon talagang aware na ang tao, and pagpatuloy po natin yan, no? Okay, very important, let's practice social distancing, no? So yun pa rin yun. Ika nga, yung distansya natin, 'di ba? Yung pagpapalit ng droplets, 'di ba? Yung nagiging airborne na nga minsan daw. So again, let's keep our distance na lang. Kahit pakakilala natin o kahit familiar pa tayo sa taong 'yan, 'di ba? Let's keep our distance, dahil sabi ko nga, ayan yung bulaga effect, 'di ba? Baka bukas makaluwa po tumawag sa inyo yung kakilala niyo na, "Oh, nagpositive ako. Di ko lang nasabi sa iyo nung nagkita tayo." O, 'di ba? So ano nangyayari pa doon? Unnecessary na naman nakaba. Okay, boost our immune system. Ayan, vitamins, no? Alos lahat ngayon, ang Pilipino dati, hindi naniniwala sa vitamins, no? Ngayon, kung pwedeng 3 times a day, magba-vitamins, di ba? Ginagawa na ngayon, di ba? So, yun. Kung hindi pa dahil kay COVID, hindi tayo maniniwala sa vitamins, no? May mga kilala ako na dati hirap na hirap magbenta ng kanilang produkto na vitamins, no? Pero ngayon, Diyos ko, siya pa ang tinatawagan, no? Ang demand tumataas. So, yan, nakikita natin, the awareness is there. Kilala mo ba yun? No? Kilala mo yun, no? Yeah, ikaw ba yun? Anyway, curfew, i-remind ko lang. Curfew in Pasig City,
10 p.m. to 5 a.m. regardless na po of the quarantine status. So hanggang ngayon, nakakatuwa, marami pa rin nagtatanong, ano ba talaga ang curfew dito sa atin? Okay, siguro. Okay, so ayan na po ha, 10 p.m. to 5 a.m. No? Hindi ko alam kung saan din kayo nang galing at hindi, at hanggang ngayon, hindi natin alam ang curfew. Pero okay. Hindi rin naman kami magsasawang sumagot, no? Pag kami hanggang ngayon tinatanong nyo, ano oras po ba ang curfew? Kasama po yan sa aming paghahatid ng impormasyon sa inyo. And most importantly, no, kung wala rin kayong mahalagang gagawin, just stay home. Sabi ko nga, the safest place pa rin is still our homes. No? At least dyan, alam mo yung kalidad ng paglinis, di ba? Yung wala masyadong ibang taong dumadaan, yung mga kasamahan mo sa bahay, syempre, yung standards yun nung selan, di ba? Pare-pareho. So let's also keep our homes clean. No, regularly, 'di ba? Mag-cleaning, general cleaning tayo, 'di ba? Dahil syempre kahit naman ba kung ititiwang mong mo lang naman ang iyong bahay, overtime dudumi rin naman 'yan. So again, overall cleanliness and hygiene po ang kailangan. So sa ating mga kabarangay, no, don't forget to like our official Facebook pages, no, ang Barangay San Antonio, Pasig City. And Barangay San Antonio Pasig Web TV, no, nakakatuwa, no, dumadami ang aming viewers, ang aming followers, ang aming likers, no. So nakakatuwa rin na marami rin po kaming followers from not from Pasig or not from Barangay San Antonio. So siguro po nasusubaybayan din nila or nakikita po nila ang mga best practices po ng ating barangay. So that's very flattering, no? And kami naman po, it's our way also of sharing to the other LGUs kung ano pa ang mga pwedeng gawin sa kani-kanilang mga komunidad. And of course, please join our Viber group, no? So sa Viber group, nandiyan yung ating mga announcements, 'di ba, mga bagong programs. Diyan na rin namin pinapaalala yung rolling store schedules, no? Andiyan rin pino-post din po namin sa aming Viber group. So para sa ganun, eh talagang as much as possible lahat ng impormasyon covered, no, lahat ng tao covered pagdating po sa mga impormasyon na mula po sa ating barangay. So ang aking pagpapasalamat sa ating mga barangay employees, okay, sa ating barangay council, sa ating SK council, na tuloy-tuloy po, no, I mean hindi po kami na napapagod, no, hindi rin kami, as much minsan kami nagtatanong kung nagpapahinga pa ba ang Barangay San Antonio, no? Konting-konti lang, no? Syempre, kailangan pa rin namin ng konting pahinga, no? One way of boosting our immune system 'yan. Pero as much as possible, yung kung dedication lamang po and sincerity sa aming paghahatid ng public service, kung minsan walang holiday, walang weekend, walang office hours po sa amin, basta po pagdating po sa serbisyo para po sa ating mga constituents. And of course, maraming salamat sa ating mga constituents, no? Sa ating mga netizens. Yan. Okay, patuloy pa rin ang interaction, no? Nakakatuwa. Andiyan ang mga inquiries. Of course, dun pagdating talaga do sa travel authority ng mga inquiries, no? Pasensya na po talaga, no? There are some policies that are beyond our control. Dahil nga po, City Government of Pasig and Philippine National Police ang nag-i-issue ng travel authority at nagiging ano lang kami, facilitator lamang kami ang barangay. So again, please bear with the inconvenience. Pero kung talaga naman pong kailangan na kailangan yung biyaheng yun, no, I'm sure tiyagain na lang po natin. No, at makukuha rin naman natin yung travel authority na yan na ini-issue ng ating lokal na pamahalaan. So again, let's always remember, no, na yung mga establishmento, no, these restaurants, malls, no, they're opening lang naman now because of economy, no. It doesn't mean that it is already safe to go out, no. Pinapaalala ko lang po 'yan, no. Kailangan lang gawin ito ng business sector also dahil para tumakbo na ang ekonomiya, no. Pero hindi nangangahulugan na ito na kumbaga relax na tayo, 'di ba? Or ligtas na, 'di ba? I think nabanggit ko dati sa aking reports, no. Let's go out if it's because it's needed, no? Not because it's safe already. Well, but in fairness, of course, to these commercial establishments, nakikita naman po natin yung efforts nila to keep their businesses or business establishments safe, di ba?
yung mga health and safety protocols talagang sinusunod naman. Pero syempre, kung hindi rin naman tayo mag-iingat, wala rin. Ika nga, we will be bound to transmit this virus sa ating mga pangangatawan. So, again, nabanggit na rin yung issue, no? Itong recent issue, yung sa public utility vehicles, no? Na keso, iiklian na raw yung social distancing, hindi na 1 meter, less than 1 meter. Well, ako sa akin, kahit ano pa yan, no? Personal vigilance pa rin and disiplina. Kung ikaw ba nilalapitan na, eh, medyo lumayo ka na rin, dumistansya ka rin, di ba? Hindi naman komo sinabi nilang pwede nang mag-social distancing na mas maikli. Ibig sabihin, ligtas na yon, hindi. Di ba? This is again one way para lang din makarecover ang transportation sector. So yung safety pa rin ng ating mga mananakay, di ba? Nung ating mga kababayan, kumbaga, nasa sarili pa rin natin kung paano po tayo mag-iingat talaga. So, bottom line po nito, no? Disiplina pa rin. So, 'di ba? Bida ang may disiplina, 'di ba? Ang sa akin lamang po mga kabarangay, let's always remember, no? Yung disiplina pa rin natin sa ating mga sarili. Personal vigilance, yung pa rin ang magliligtas sa atin, no, sa pagkakaroon ng COVID-19 virus. Sabi ko nga sa akin po, marami nagtatanong, Okap, parang hindi ka ba natatakot, no, na ang iyong trabaho requires you to meet with a lot of people. Syempre, punta ka dito, punta ka doon. Always ka, every day you're exposed. Sabi ko, yes, so natatakot din, 'di ba? Sabi ko nga, I mean, naranasan ko na ring ma-quarantine, 'di ba? Naranasan ko na ring mag-positive sa rapid test, 'di ba? Pero awa ng Diyos, sa ilang swab test sa akin, negative naman lagi, 'no? And siguro yun yung nagiging ano sa akin, sign, no, na at least kung ano man ang aking mga safety protocols sa sinusunod, effective yun or ginagawa ko ng tama. So sa aking mga kabarangay, sana yun ang i-adapt natin, no, personal na pag-iingat. Tsaka na natin isipin kung baka ma-offend si ano pag sinabi ko, oh, layo ka sa akin. Wala eh, kasi pagka mas inisip natin yun, nasa huli rin ang pagsisisi. Pag ikaw rin nag-eventually nag-positive, sasabi mo, ay, sana pala sumunod na lang ako sa social distancing, or sana hindi na lang ako masyado nagpakatiwala na lang or nagpakampante na meron akong ibang kausap. So, again, no, mga kabarangay, no, pwede pa rin naman tayo maging disiplinado, no, without being offensive, ika nga, or disiplinado tayo pero sensitive pa rin naman tayo sa feelings ng ating mga nakakausap. So muli, no, ako ay nagpapasalamat sa ating mga kabarangay, no, and rest assured, no, that Barangay San Antonio will do its best na maihatid ang service with a smile para po sa ating komunidad. So konting tiis lang, no, ilang buwan na rin naman tayo, no, tiyagain na lang ho natin, sakripisyo lang, no, at makakaraos din naman tayo sa crisis na ito na pinagdaraanan po natin. And of course, wag ho natin kakalimutang magdasal, no? Manalig po tayo. Ito pong mga panahon na ito, mahalagang mahalaga po rin talaga ang pananampalataya. So wag po tayo makakalimot sa itaas para po sa gabay, no? Yung guidance, no, sa ating pagtahak sa araw-araw, itong pagsagupa natin sa pandemyang ito. And of course, mag-iingat po tayo lagi mga kabarangay, no? Follow the healthy the health protocols, no? The safety protocols, no? And always stay safe. So muli sa aking mga kabarangay, no? Ano lang to, tiyagaan lang po tayo, no? Let's do our best, magtulungan po tayo, no? Hindi naman natin kaya to nang tayo lamang, no? Magsama-sama po tayo, cooperation, and again, disiplina. So muli sa ating mga kabarangay, ingat po tayo lahat, and may God bless us all. Thank you.